Frank Vogel nga mga idol, sa kanyang pagbalik dito sa kanyang team na Lakers ay meron nga balak siyang adjustment na gawin. Sabi nga nito mga idol ni Coach Frank Vogel na malamang nga daw pagbalik nito ni Anthony Davis, si LeBron James at si Anthony Davis ang kanilang gagamitin bilang primary centers nila. Ito ang si AD mga idol at si LeBron ang pangunahing sentro na, hindi na sila DeAndre Jordan mga idol at si Dwight Howard. Yan nga mga idol ang nasambit nito ni Coach Frank Vogel. Yan nga daw ang binabalak na gawin ng team ng Los Angeles Lakers. Pero mga idol, di ba't nakita na natin si AD sa center position bago nga siya ma-injury at nakita naman natin kung kano nga hindi komportable si AD doon. Pero itong si LeBron naman ay walang problema. Nagagamay niya naman ito ng maayos at nalalaroan niya pa nga ito ng napakaganda. Nung first time nga ni LeBron na mag-start bilang sentro ng Lakers ay again sa Houston Rockets nung December 30, etong si LeBron mga idol ay nagtala ng total of 32 points, 11 rebounds and 11 assists. Yan nga mga idol ang first start ni LeBron sa sentro at ganyan na ang kanyang stats na itinala. So kita natin na medyo komportable si LeBron sa center position. Pero ang tanong, si Anthony Davis ba mga idol ay makakapag-adjust sa kanyang pagbalik? Alam naman natin mga idol na itong si Anthony Davis ay first option niya ang power forward position. Pero sinabi niya noong nakaraan na handa nga daw siyang maglaro ng sentro. Pero mga idol, yan nga ang aabangan natin. Pagbalik ba ni Anthony Davis ay papangatawan na niya na ang paglalaro bilang sentro ng Lakers. At syempre mga idol, napakalaki nga ng benefit niya dito sa Lakers team. Magagamit nga nila sila Trevor Ariza, sila Wayne Ellington sa starting lineup. At mabibigyan nga si Westbrook, si LeBron at si Anthony Davis ng mas better spacing sa court. So tingnan nga natin mga idol kung ano mangyayari sa adjustment nito ni Coach Frank Vogel, LeBron at AD bilang pangunahing sentro nga ng Lakers. At sa ating sunod na balitang NBA naman mga idol, ito nga si Ben Simmons ay paubos na ng paubos ang pera dahil nga yan sa mga fines nang hindi niya paglalaro sa kanyang team na Sixers. Ayon nga sa latest report sa kanya mga idol, halos nga 10 milyon na mahigit ang nabayad niya na bilang fine. Total of 500 million pesos na yan mga idol dahil lang sa pagpili niya nga na hindi maglaro para sa kanyang team. So tingnan nga natin mga idol kung patuloy na magmamatigas itong si Simmons at baka maubos na ang kanyang pera mga idol. Ngayong taon nga ay 33 million ang kanyang salary, 10 million doon ay wala na nga. At sa ating susunod at panghuling balita na nga mga idol, itong si Malik Monk sa kanyang last 4 games ay napakaganda nga ng nilalaro. 19.5 points per game ang kanyang ina-average, 57% ang field goal percentage at 41% naman sa 3-point line. At ginagawa niya ngayon mga idol in 34 minutes. At nang dahil nga dyan mga idol, itong mga Lakers fans ay sinasabi na dapat nga daw i-priority na ibalik si Malik Monk sa Lakers next year. Pero yan mga idol, sa ngayon ay medyo malabo pa. Isang taon nga lang mga idol ang isinay ni Monk. 1.7 million lang mga idol ang kontrata niya. Malayong malayo sa kontrata niya sa Hornets na 5 million. Kaya nga't kung gustong ibalik ng Lakers itong si Malik Monk mga idol, kailangan nilang maghanda ng malaki-laking pera para nga dito kay Monk. At yan nga lamang din muna mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!